Welcome to Miss Kalye Vlog. Samahan niyo akong pakinggan ang part 2 ng ating story. Nagising ako halos tanghalian na. Wala naman akong masyadong assignment sa school, kaya okay lang kahit matulog maghapon. Nasa 4th year na ako ng 5 taong karera para maging computer engineer. Si Jane, girlfriend ko, 4th year na rin sa kursong accountancy. Ilang buwan na lang at magtatapos na siya. Ako na lang ang maiiwan sa school. Mabait si Jane at head turner talaga. Kung face value lang ang usapan, lampas 100% sigurado. Maliit lang siya. I am a 6-footer, pero wala pa siya sa balikat ko. Payat din siya, pero makinis at maputi ang balat. Magaling din siyang manamit. Kayang-kayang daanin sa outfit kung ano yung kulang sa katawan niya, kung meron man. Tumawag ako sa kanya after I wake up. Hello, babe. Kumusta ka na? May lagnat ka pa ba? Hi, babe. Wala. Medyo weak lang yung pakiramdam ko pero wala na akong lagnat kagabi pa. Mabuti naman. Kakagising ko lang eh. Napuwit ako kaka-review para sa finals ko next week. Ikaw, anong balak mong gawin today? Oo nga eh. Katext mo si ate kaninang madaling araw? Wika niya. Halos huminto ang mundo ko sa narinig ko. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko o kung ano ang dapat kong reaksyon. Tahimik lang ako at nag-iisip. Sa akin mo na sen yung sabi mo sa bawulang ate. Unless, may iba kang GF na pinahigop mo ng sabaw. Uy, kaya pala. Kaya pala hindi na-receive ni ate yung reply ko. Namari pala ako ng send. Ah, oo. Nangumusta kasi siya kung magana ka raw bang kumain nung pinakain kita. Ano pang tinanong niya? Ah, niluloko ko. Baka raw may iba pa akong pinakain sa'yo. Natawa siya. Sinabayan ko na lang para hindi halata na muntik na akong mahuli. Pasensya ka na. Ganun talaga si ate. Palabiro. Okay lang. Walang problema. Kumain ka na ba? Yes. Ako lang kasi dito kaya kumain na ako. Maglalaba pa kasi ako mamaya. Bakit? Nasaan ate mo? Kunwari, hindi ko alam na manunood si Maxine ng sine kasama ang boyfriend niya. Nanood sila ng sine, eh mamaya pa uwi nun. Gusto mo, puntahan na lang kita dyan para turungan kitang maglaba. I can review naman habang nakasalang sa washing machine yung mga damit. Ikaw bahala, pero sa layo ng bahay mo, mga 3 PM na dating mo nun dito. Makatapos na akong maglaba nun. Magpahinga ka na muna, baka mabinat ka. Ako na lang maglalaba dyan pagdating ko. I ended the call at agad akong naligo. Umalis ako ng bahay, dala-dala ang mga review materials ko. Malapit na kasi ang exam namin. Mahigit 2 oras lang siguro ang magiging biyahe ko bago ako makarating sa kanila since Sunday naman, kaya hindi gaano ang traffic. Pagkaupo ko sa bus, sinimulan ko na agad na magbasa ng libro habang pinapalipas ang mahabang biyahe. Naalala ko na na-wrong send ako sa girlfriend ko, kaya tinext ko si Ate Maxine. Alam ni Jane na magka-text tayo kagabi, sabi ko. Matagal-tagal din bago nag-vibrate ang phone ko. 1 message received. I press read. Ano? Seryoso ka ba? Ano pang alam niya? Scholarship Administrator. Yun ang pinangalan ko kay Maxine sa aking cellphone. Oo, gaya ng turo ni ate, pinalitan ko ang pangalan niya sa cellphone ko. Para sigurado. Wala naman. Na wrong send pala kasi ako sa kanya nung ka-text kita, pero wala naman siyang ibang alam. Mga 30 minutes pa, nag-ring ang cellphone ko. Scholarship Administrator. Mabilis ko yung sinagot. Hoy, gago ka. Sa susunod, siguraduhin mong tama yung pagsesendan mo, ha? Ano ba sinabi mo? Galit si Maxine sa kabilang linya. Wala, ate. Yung nasend ko sa kanyang message, sabi ko eh, panahigop ko siya ng sabaw. Yun lang. Pasensya ka na, ha? Akala ko matalino ka. Sa susunod na maulit to, mananagot ka sa akin. Oh, ate, akala ko may date ka. Bakit ka tumatawag sa akin? Nakapila pa yung boyfriend ko sa ticket para sa movie, kaya nakalayo ako ng kaunti. Ah, okay.
Papunta ako sa inyo eh. Tutulungan ko si Jing maglaba. Mukha mo. Sabihin mo may gagawin lang kayo doon. She got the call and I texted her my apologies bago ko dinelete lahat ng call history at text message galing sa kanya. Magabandang alas 3 na nung makarating ako sa kanilang apartment. It is a multi-level building at ang unit nila ay nasa 3rd floor pa. Mga ilang katok din bago ko pinagbuksan ni Jane ang pintuan. Nakasuot lang siya ng tipikal na pambahay, shorts and a white semi-fit shirt. Masaya siya nang makita niya ako. The usual smile painted on her small face greeted me. At napansin ko agad ang kanyang buhok na above shoulder lang ang level at mukhang basa pa to at halatang kaliligo lang. Oh, bakit ka naligo na? Baka mabinat ka. Tanong ko habang umuupo sa sofa. Mainit kasi and I think okay na ako. Sagot nito at naupo rin sa tabi ko. So I hope hindi ka naglaba ha? Pahinga lang ko sandali tapos simulan ko na yan. Kumalong siya sa akin. I miss you. Nakatitig lang siya sa aking mga mata. I miss you too. Hinalikan ko siya sa labi. At gumanti naman siya. I can smell her soap sweet scent. Ang bango. Nagsimula na kaming magpalitan at lingkisan. Ngunit huminto ako. Isasalang ko lang yung malalaban mo. Sandali lang. Tapos na. Nakasampay na. I miss you so much. Sulitin natin to habang wala akong kasama dito. Magagalit sana ako dahil hindi nasunod yung sinabi ko na magpahinga siya. Pero uhaw na rin ang pakiramdam ko, kaya hindi na ako nagreklamo. Inakap ko siya ng mahigpit, sabay simsim sa leeg niya na ikinagulat niya. Itinaas ko ang t-shirt niya sabay lusong. Sunod-sunod ang malalalim niyang paghinga. Halata ang pagkatangay. Tinablan ka na agad ha? I told you, I miss you so much. Upo ka sa sofa. Utos ko sa kanya. Na agad niyang sinunod, matapos niyang ibaba ang suot niya hanggang tuhod. Lumuhod ako sa sahig at lumusong ako sa nakabukas niyang mga hita. Halos mapasigaw siya sa tindi ng kiliti. Kinuha pa niya ang isang kamay ko at dahan-dahang sinimsim ang palad ko habang nakatitig sa akin. Ilang sandali pa ay nakita kong unti-unting umuunat ang kanyang binti at bumabaluktot ang kanyang talampakan. Senyales na papalapit na siya sa sukdulan at ramdam ko yun. Ang galing mo, Byron? The best talaga. Now, ikaw naman. Nagayos ang sarili at nagpalit kami ng pwesto. Siya naman ang nakaluhod sa sahig. I was just wearing a basketball shorts which madali lang ibaba. Galit na galit ha, sabi niya. Kanina pa, Jane. Okay, sige. Ako nang bahala dito. Halos mabaliw ako sa kanyang paglapat sa akin. Nakatingin siya sa akin habang ako naman ay parang masisiraan na talaga ng bait sa tindi ng tinatamasa. Nagustuhan mo ba? Yep. On a normal day, puro ganito lang kami talaga. But today, parang iba ang gusto ko. Parang gusto ko lumampas sa limitasyon namin. Pwede ba natin gawin ngayon? Tanong ko. I know na parang imposibleng pumayag siya. Alam ko ang limitasyon namin since we started this relationship. Pero kailangan kong subukan. Tumingin siya sa akin. Ayoko sana pero kung gusto mo, sige. She answered in a soft voice. Alam kong ayaw talagang gamitin ko siya. But I am willing to push this too far. Sige, higa ka sa sofa. Sumunod siya at sumampa ko sa kanya. Magkatapat ang aming mga mukha, kaya kitang-kita ko kung paano nawala ang excitement at napalitan niyo ng pag-aalala. Basta mag-ingat ka ha, bulong niya sa akin. Hinalikan ko siya sa labi, but I felt no one. Halatang ayaw niya, napilitan lang. Kung ayaw mo, sa susunod na lang. Besides, 2 weeks na lang naman mansari na natin. Go on, sagot niya. Nakonsensya ako at tumayo na lang. Mahirap mang intindihin, pero pag ayaw niya, hindi ko talaga pinipilit. Pwede na yung once a month. Mas mababa yung chance na mabuntis pag minsan lang ginagawa. Yan ang lagi niyang sinasabi sa akin.
Pag ginawa natin to once na walang okasyon, masasanay tayo. Pag nasa bahay ka at tayo lang, tiyak magsasalo tayo sa higaan. Yan ang isa pa niyang katwiran, kaya't hindi ko na pinilit. Sorry, Byron. Sabi niya habang nakahiga at nag-aayos ang sarili. Ayos lang. Next time na lang. Mabawi ako. Oh, matigas pa yan oh. Tara, palambutin na natin. Pumayag na ako kesa wala. Wait lang. Let me do something. Bumangon siya at binuksan ang personal computer na nasa isang sulok ng living room. Nagbukas siya ng browser at pumunta sa isang site. Nag-click siya ng isang video. Pinatayo niya ako sa gilid ng sofa habang nakatutok sa monitor ng computer. Agad lumuhod si Jane sa harap ko. Yan, don't rush, Byron. Enjoy this. Nakatingin ako sa video ng isang babae at lalaki. Typical na eksena sa ganung site. Napansin kong hindi naka-full screen ang browser window niya. Halos half lang ng desktop. Ang kalahati ay wallpaper na picture nilang magkapatid. Halos kalahati ng mukha ni Jane sa wallpaper ay natatakpan ng browser window. Pero ang mukha ni Ate Maxine, kitang-kita ko ng buo. Shit! Iba ang tumatakbo sa isip ko. Si Ate ang iniisip kong nakaluhod sa akin ngayon. At siya rin ang nasa isip kong kasalo ko roon sa bidyong pinapanood namin. My eyes are fixed to the computer. Nakasalamin sa picture si Maxine na lalong nagpalakas ng apil niya. Ibang klase. Ramdam ko ang kapilihan ni Jane sa ibaba. At alam ko rin malapit na akong mapadpad sa ruro. Napapikit ako at naisip ko si Ate Maxine at ang mga ginawa namin. Ay na Jane, munting na akong madulas at masabi ko pa ang pangalan ni Ate Maxine. Pagkatapos noon, nakangiting tumayo si Jane at taglinis ng sarili sa CR. I'm sorry, Byron. Hindi ko maibigay yung gusto mo. Okay lang. Thank you. Hindi bale. Pag-monsery naman natin, hindi ako kukontra. Sayong sayo ko at pwede mong gawin lahat ang gusto mo sa akin. I know and I'm okay with that. Ayoko lang kasi na wala tayong limitation. Baka masanay tayo at gawin na lang natin yun araw-araw na kahit kailan natin gustuhin. Then, pwede mo akong mabuntis agad bago pa man tayo makapagtrabaho. Yun yung kinakabahala ko, Byron. Well, it's fine with me. Pero naisip ko lang, pwede naman tayong gumamit ng protection or baka pwede kang mag-pills. Hindi ako sigurado sa sinasabi mo, Byron. Wala bang side effects yun? Dahil bata pa tayo. I really don't know. Tsaka natatakot ako. Eh kung magsuot ako ng proteksyon? Para saan? Makalipas ang ilang buwan, siguradong aayaw tayo. Because it doesn't feel the way it should. Yeah, huwag kang mag-alala. Naiintindihan kita. Thanks, Byron. Di bali, ilang buwan na lang gagraduate na ako. Makaipon na tayo para mas may freedom tayong gawin yung mga bagay na gusto nating gawin. Sorry. May isang taon pa ako. Okay lang. Engineer ka naman pag-graduate mo. Kaya magiging masaya ako para sa'yo. Nakaupo kami pareho sa sofa. Pinag-uusapan ang topic na yun habang kumakain ng potato chips. Wala pang isang oras nang may ginawa kami ni Jane. Pero parang gusto ko pang umulit. Parang bitin. Madalas naman na ganito lang ang ginagawa namin. At satisfied naman ako. Pero ngayon, parang iba. Baka dahil sa nangyari sa amin ni Ate Maxine. Iba talaga ang pakiramdam kapag naangkin mo ng buo, hindi yung pahapyaw-hapyaw lang katulad sa amin ng girlfriend ko. Ayoko lang iparamdam to kay Jane, baka makalata siya. Besides, kahit ilang beses kong subukan, mukhang hindi naman talaga siya bibigay, maliban na lang pag 18th of the month, or kahit anong araw na isi-celebrate namin ang monthsary namin. All in all, siyam na beses pa lang akong nakaka-score sa kanya. Yes, magsasampung buwan na kami. Sana pagtawid namin ng first year anniversary, eh pumayag na siya kahit twice a month. Nag-ring yung cellphone niya. Sinagot naman niya agad. Ah, wala pa eh. Akala ko hindi ka dito kakain. Lumakad siya papunta ang kusina. May tinang ulam naman dito sa ref. Iinit ko na lang. Adobong manok, okay ba sa'yo? Sinara niya yung ref
at lumakad pabalik sa akin. Sige, magsisaing na lang ako. Tinapos niya ang tawag at tumabi sa akin. Niyakap niya ako. Okay ka lang? Yes. Ang akala ko kasi, masasolo lang kita ng mas matagal. Pero on the way na pala si ate pa uwi, nagpapaluto nga ng hapunan. Anong iluluto mo? Magsisaing na lang ako. Iinitin ko na lang yung ulam sa ref. Iyon naman pala eh. Ako na magsisaing. Malapit na ba siya? I don't know. Baka nandito na yon in an hour. Oh, isang oras pa pala eh. Magsisaing na ako para habang nakasalang, eh makaisa pa tayo. No, hindi yun. What do you mean? I just want to be with you. Like this. Humiga siya sa sofa at sinandal ang ulo niya sa aking hita. Siyempre, pag nandito si ate, hindi naman tayo nagkakaganito, di ba? May point siya. Pag andito si ate Maxine, siyempre walang ganito. Madalas nasa dining area kami. Naglalaro ng board game or cards. Tsaka hindi naman ako masyadong nagtatagal pag nandito si Maxine. Nahihiya rin naman kasi ako. Okay lang yan. Marami pa namang time na tayo lang dito. Lalo na pag weekdays at may pasok siya. Consider this to be a bonus na lang. Remember, hindi naman tayo talaga magkakasama pag weekends. And today is a Sunday. Umupo siya at niyakap ako. Sobrang namiss lang talaga kita. It feels different today. Just relax. Huwag mo masyadong isipin yun. Tumayo kami at pumunta sa kusina. Pinaupo ko siya sa dining table at ako na ang nagsaing. Tomorrow may pasok tayo, di ba? And it's Monday. At sabay matatapos ang klase natin ng 12 p.m. So pwede tayong mag-lunch ng sabay dito. And we have until 9 p.m. bago dumating si ate. So tomorrow, makakasama natin ang isa't isa ng mas matagal. Smile, babe, okay? Yes, I know. Alam mo, iniisip ko nga rin, in a few months, graduate na ako. Maraming magbabago kasi magkakatrabaho ako. Tapos, 8 a.m. to 5 p.m. na rin ang office ko. Ikaw na sa school. So, anong oras na tayo magkikita? Hindi ako sumagot. Patuloy lang ako sa paghuhugas ng bigas. Our weekdays will be different. Malamang hindi na madalas magkakasama tayo dito. Alam mo, mamimiss ko yung mga oras na kasama kita. Sinalang ko ang sinaing sa rice cooker. Nagpunas ako ng kamay at umupo sa tabi niya. Masyado kang nag-aalala? Matagal-tagal pa naman yun bago matapos ang semester mo. 3 months pa yun bago mo isipin yung mga yan. Sana nga. Matagal pa yun. Huwag muna nating isipin. Tsaka sigurado akong magiging busy ka sa mga unang buwan ng trabaho mo. Tsaka next year would be my last year in school. Marami na rin akong gagawin kaya busy tayo pareho. Numiti siya sa akin. Well, may work naman ako noon so maybe pwede tayong mag-check-in somewhere kahit once a month, diba? Yes, every month, sari. We both laugh. Alis na rin ako pagdating ni ate. Pag may kasama ka na, maaga papasok natin bukas eh. Pwede ka munang mag-dinner dito, I guess. Sabay na lang siguro ako mag-dinner. Mahaba pa rin kasi yung re-reviewin ko para sa mga exam ko. May isa kasi akong course na mapapaaga yung final exam. Magmamigrate na kasi yung prof namin doon. Well, ikaw bahala. Ilang sandali pa dumating na si Ate Maxine. Parang mainit ang ulo. Dire-diretso sa kwarto nila. Uwi na ako, Jane, ha? Sige, wait lang. Pumunta siya sa ref at kumuha ng tubig. Isinari niya sa isang tumbler at inubot sa akin. Baon mo, baka mauhaw ka sa biyahe. Mula sa dining table, tumayo na rin ako papunta sa binto nang biglang lumabas si Maxine ng kwarto. Nakapambahay na. May ikling shorts at maluwag na t-shirt. Halatang mainit ang ulo. Naglakad papunta sa mesa. Nagulat ako nung dumaan siya sa tapat namin ni Zane. Oh, uuwi na si Byron Jane? Tapos ka ng madiligan? Yung tono niya halatang hindi nagbibiro. Hindi pa sigaw, pero alam mong may halong inis o galit. Hindi kami sumagot. Kinuha ko yung backpack ko na naiwan sa sofa. Nakalabas pa yung isa kong reviewer, kaya napilitan akong ayusin muna ang mga to bago umalis at makaiwas sa namumung init ng ulo ni Maxine.
Hindi mo pa iniinit ang ulam? Imamicrowave mo na nga lang, hindi mo pa ginawa. Tumingin ako kay Jane. At gaya ng naisip ko, sasagot nga siya sa ate niya. Marami akong ginawa, ate. Tsaka hindi ko naman kasi in-expect na dito ka kakain ng hapunan. Maraming ginawang milagro. Ate, nandito pa si Byron. Nakakahiya naman. Mula sa dining area, lumapit sa amin si Maxine na padabog ang mayapak. Huwag mo akong papangunahan kung ano ang dapat kong sabihin at hindi dapat sabihin. Bahay ko to. Kung ayaw nyo nang sasabihin ko, get out. Lalong uminit ang tensyon. Kailangan may gawin ako para maiba ang tempo ng alitan na nangyayari. Tumingin ako sa paligid. Sinusubukan kong maghanap ng kahit ano para mabalitan ang topic. Yung PC monitor na naka-on. Yung wallpaper. Picture nila ang magkapatid. Sa background, white beach. There you go. Ah, Jane, sa Boracay ba to? Ang ganda pala dun, oh. Hindi pa ako nakakarating dun. Kailan to? Tanong ko. Tumahimik ang buong paligid. Akala ko success ang plano kong topic change. Oh, tinatanong ka kung kailan yun, oh. Kailan nga ba, Jane? 3 years ago. At hindi yan sa Boracay. Sa Bohol yan. Ate, please, don't. Don't what? Umiling si Jane. At bigla siyang lulungkot na para bang iiyak na. Hindi ba niya nakwento sa'yo yan, Byron? Na-shock talaga ako. Nakatingin ako sa girlfriend ko na parang maiiyak na at kay Maxine na parang isang leon na handang sakmalin ang nangihina niyang biktima. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, Byron. Biglang napiyak na lang si Jane at sumigaw. Ate, please. Wag. Umiyak si Jane at humagulgol. Sobrang lakas, kaya inakap ko siya. Si Maxine pumasok sa restroom. Umupo kami ni Jane sa sofa. Umiiyak pa rin siya. Maya-maya pa, lumabas si Maxine after around 10 minutes. Umupo siya sa tabi namin. Pasensya na, Jane. Mainit lang talaga ang ulo ko. Byron, pasensya na. Tumango lang ako. Okay lang, ate. Sorry din. Naglaba kasi ako eh. Kaya hindi ko na naluto yung ulam. Tsaka hindi ko talaga alam na magdi-dinner ka dito. Tumayo si Jane at nagbunas ng luha. Bakit ka naglaba? Ikakagaling mo lang sa lagnat. It is amazing how things change so quickly. Iba talaga pag magkapatid. Mag-aaway pero sandali lang. Okay na agad. Marami na kasing nakatambak, ate. Baka wala tayong masuot bukas. Eh, pwede naman ako magpa-laundry na lang. Tsaka may masusuot pa naman tayo. Sorry talaga. Pasensya na kayo, ha? Sige, ate. Kumain ka na. Sabay na ako kay Byron palabas. Kukunin ko yung sinampay sa taas. Ako na kukuha. Maghahagdan ka pa dun, eh lalo ka mapapagod. Ako na lang kukuha bago kumuwi. Sabat ko naman. Marami yun, Byron. Hindi mo kaya mag-isa. Halos nakatatlong balik ako kanina nung sinampay ko yun. Lumapit si Maxine kay Jane. Alright. Magpahinga ka na lang dito at kami na lang ni Byron ang kukuha ng sinampay. Okay, ate. Kukunin ko tuloy yung DVD na hiniram ni Lynn at isasoli ko bukas yun sa hiniraman ko. Yung taga 4th floor? Oo. Sige, ate. Initin ko na lang yung ulam para pagdating mo. Kain na tayo. Iwan mo muna yung bag mo, Byron, para hindi ka mabigitan. Sure. Iniwan ko nga yung backpack ko at pumanhik kami ni Maxine sa drying area ng apartment nila. Nasa pinakatuktok to ng building, right above the 4th level. Pagdating sa 4th floor, merong maliit na pintuan para makapasok sa pinakataas ng building. Pero bago yun, may dadaanan munang makipod na hagdan bago sa drying area. Tinulak niya ang binto at nasa likod niya lang ako. Madilim sa hagdan dahil may pinto pa sa tuktok nito na papunta sa drying area. Anong meron? Bakit galit ka? Tanong ko. Halos umeko ang boses ko sa mga dingding dahil sa kitid ng lugar. Wala. Tuloy lang siya sa pag-akyat. Dahil ba sa mga nangyari sa atin? Shut up! Huwag mong banggitin ang mga bagay na yan, lalo na dito. Wala namang tao eh. Baka may makarinig. And don't ever assume na dahil sa'yo kaya bad trip ako. Nakarating kami sa tuktok ng hagdanan at ako na ang nagbukas ng pinto.
Open air ang deck ng building nila. Tamang-tama, sandali lang tuyo na ang mga damit. Walang view na makikita, dahil hanggang dibdib ko na halos ang nakapalibot na pader. Dapat daw kasi 5 floors ang building. Hindi lang natapos dahil nawala ng budget yung may-ari. After some time, hindi na itinuloy at ginawa nilang drying area and deck. So bakit mainit yung ulo mo? Gago kasing boyfriend ko. Pinitin ako ng walang hiya. Eh di ba nag-date kayo? Tanong ko. Naglalakad kami patungo sa nag-iisang kumpol ang sinampay doon. Nakalubog na ang araw. Baka yung sinampay ng iba nakuha na nila. Oh, nanood kami ng sine tulad ng sinabi ko sa'yo. Oh, paano ka binitin? Siyempre, hindi naman kami pwede dun sa sinehan. Kaya hanggang haplos lang. Tapos inaya ko mag-check-in. Eh may lakad pa raw siya. Hindi ako sumagot. Isa-isa kong inalis sa mga sampayan ang mga damit. Nagpalamod lang sa akin ang loko. Wow! At ginawa mo yun sa kanya sa sinehan? Bakit? Di niyo ba ginagawa yun? Hindi ako sumagot. Konti lang naman tao eh. Eh bakit hindi mo pa tinuloy doon? Ayoko doon. Kaya nga nag-aya ako sa labas eh. Yan ang sabi niya. Eh ayaw nga. Ang pangit naman kung pipilitin ko. Ah, kaya palang init ang ulo mo. Natawa ko. So akala mo nakakatuwa yung tawa mong yan? Palibasa, nakadilig ka na naman. Kakagaling lang sa sakit ng kapatid ko, pinagod mo agad. Hindi naman namin maansari ngayon eh. Ay oo nga. Meron nga pala kayong weirdong kasunduan na magsasalo lang sa higaan tuwing monsari. So ano lang ginawa niyo? Hanggang kain lang din. Pero at least, parang masisiraan ng bait si Jane. Kasi ginalingan ko talaga. Tumahimik si Maxine. Halatang nainggit. Ang dami mong sinasabi. Huminto siya sa pagtatanggal ng sinampay at biglang sinunggapan ang harapan ko. Alam ko rin ang diskarte mo. Tingnan mo nga oh. Galit na. Akala mo madadala mo ako sa ganyan-ganyan mo, no? Galit naman lagi yan eh. Tsaka nabitin ka pala kaya mainit ulo mo. Dapat sa'yo, madiligan ngayon kasi kung hindi, eh hanggang bukas pagpasok mo sa office, mainit ang ulo mo. Oo, gago ka. Libangin mo ako ngayon. Dito? Kami lang naman ang tao sa deck at walang mas mataas na building sa paligid. Kaya sigurado kong walang makakita kahit ano pa ang gawin namin. Pero wala namang kama o kahit na anong upuan man lang. Oo, dito. Ngayon na. Lumakit si Maxine papunta sa isang pader. Sumandal siya dito at humarap sa akin. Halika, bilisan mo. Sumunod ako. Nakaharap na ako sa kanya. Sakto sa dibdib ko ang mukha niya. Ibinaba niya ang short niya hanggang hita at tumalikod sa akin. Mabilis kong sinunggaba ng pagkakataon. Halos masiraan siya ng bait at napakagatlabi sa kakaiba ng tinatamasa. Tumingin si Maxine sa gawin ng access door. Buti na lang at isinara ko to kanina. Solo namin ang roof deck, ngunit anytime, pwedeng may pumanihik. Tuloy ang pagsasalo namin ng kapatid ng girlfriend ko. Kahit nakatayo at kitang-kita ko ang kaputian ng likuran niya. Sobrang natatangay ako sa kanya, dahil na rin sa talagang malakas ang appeal ni Ate Maxine. Maya-maya, nahalata ko ang panginginig ng binti niya at halos hindi siya makagalaw. Ang ulo niya na kanina pa nakayuko ay napatingala na at puro daing at malalim na paghinga ang bumalot sa lugar habang dahan-dahang kumakagat ang dilim kisabay ng pag-abot namin sa ruro. Hingal na hingal si Maxine at lumingon siya sa akin ng nakangiti. Agad naman niyang inayos ang sarili niya. Mainit pa ba ulo mo? Tanong ko. Okay na ako. Bilisan na natin bumaba? Sabi niya.